Ama, mabigit sa ating banal na pag-iliwang ito, sama natin sa ating pananalangin. Ang aling pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Justin Yu, Pamila David at Dela Cruz, Cecilie Rivera, Rosemar Paming, Ana Carmela de Guzman, Dennis at Mary Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chimo Darwo, Michelle Esteban, Dante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soli de Rosario, Elma Laguador, Jean Silungan, Noel at Zeni Galvez, Dr. Marat Marito Lentino, Dr. Amitsay de Banaat, Kelvin Maximo, Vidal at Maria Caquerol, Ricky at Afik Magpo, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Cunanan, René at Devi de Leon, Aida F. Resurreccion, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio Evelyn Salazar, Seri, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Gumapas, Larry Teresa, Ramon Valenzuela, Jean at Teresita Edelun, Antonio Victoria Sanchez, Bila Nicolo, Christopher at Janet Lo, Janet D. Pascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Robino Betsui, Bishop Dennis Villarojo, Wilfredo Cristina Pascua, Julia Guerrera, Joseph Mary Grace at John Paul, Mary Grace Riano, at hindi para sa kaligtasan ng mga susunod at ng kanilang pamilya, mga kasabi ng Lights Columbus, Holy Child Council 6737, ng Bustos Bulacan at ng Catholic Women's League, ng Lawak ni Kawayan Bulacan, Hospicio de San Juan de Dios, Nito at Karen Bernal de Dios, mga pananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael Bulacan, at ng Barangay Gambao, Bustos, Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office at PMO, Edwin at Diyos ni Lazaro, Herminia Valencia, Hans Tony Santos, Hannah de los Santos Cemeterio, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Johnny Diana Marfil, Leon Celestina Diu, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez, Camilazo Aquino, Pining Villanueva, Nita at Evelyn Riliera, Arman at Amy Isma, Rowena Miliedo, Jen Tamani, Josie Berliantes, Juna Torres Villanera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Dumaday, Evelyn Bunag, Amy Ferry Manalo, Jima Jordan Nguyen, Emilita de la Cruz, Renan Dinabaw, Ivy Loring, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Amonaisa Katrina Manera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calabis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayubong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Guarimed Hospital, ng lungsod ng San Jose del Monte, at hindi na lahat ng mga frontliners sa pagsupos pagkalap ng salot ng COVID-19, gayon din ang mga kawani ng pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Milabil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Oseya, Capistrat Mandegro, Timoteo Orbella, Jose Ingat, Aris Ann San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Maria Maravilla, Jodic Santiago, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Nito Soriano, Adriano Santos, Rami Banaag, Minda Saison, Fredelino Laguador, Lucy Nita Paming, Dr. Benjamin Miranda Jr., Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Reggie Garcia, Dolores Lojero, Feli Victoriano, Mario Collado Sirio, Ricardo de la Obenia, Dave Mark Cruz, Alvin David, Maria Victoria Peter Rosario Pamilya, Linda Buhador at Pamilya Habala, Buhador at Mayunang, Alan Kasuyon, Margarita Isabel at Louie Mani at buong pamilya, Joey Dumba, Leticia Arceo, Estelita Mendoza, Arnel Manaloto, at hindi para sa kaarawan ni na Mico Lustanias, J.J. Santos, Didi D. Marcelo, Dennis Concepcion, Denver Cruz, Michelle Trinidad, Erwin Pagdalunan, Axel Antonio, Virgie Peñalosa, Christy Camba, Ruby Dungaw, Rans Joseph Villamil, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Cideronia Mibiana, Gil Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Fania, Rufo, Sedia, Marisa, Flor,
Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Lucette, Tirora, Romeo, Firino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Sofía, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Robert, José, Ricardo, María, Antonia, María Mercedes, Mark, Marlene, Agustín, Felicidad, Magdalena, José Pepito, Anthony, Malu, Dimesio, César, Minerva, Rinaldo, Dennis, Remedios, Alberto, Berenchito, Marguerite, Purificación, Julián, Enrique, Robert, Antonina, Rebeca, Raymond, Florita, José, Rey, Arsenio, Jimmy, Rosita, Simán, Elias, Clara, Andrés, Caridad, Sopronio, Siriaca, Rodolfo, Pablín, Pablo, Tutin, Ludin, Gregorio, Alice, Dativa, at hindi na mga lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at mga nakayapang mga liktor ng diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa kanilang ama at nanganakat ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, kinipon tayo bilang kaligan ng kanilang Diyos kaya lumulog tayo sa bawang Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyan ang pamamakasalari, magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulukas sa kanilang Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa aming mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami pagbigyan na magkamit ng kalubong karagdagan upang sa maalam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ang mamlaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at mamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumadami na kayo sa iyong lupain, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanang tipa ng Panginoon, hindi na nila ito kakailanganin, niisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng iba pang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa'y magkakatipon doon upang parangalan ako, hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na humukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na humukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga lupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Umapatubay na Diyos ay pastol na kumukupkot. Alleluia! Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, pakinggan natin iyo ang kahulugan ng talinaga tungkol sa mga hasi. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasi sa tangi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasi sa kanilang puso. Inilalarawan ang binhing na hasi sa kabaduhan ng nakikinig ng salita at masayang tumatagap ito kagad. Ngunit hindi ito tumitipo sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kabigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nandalami. Inilalarawan naman ang lahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita na wala na ng kuwang sa kanilang puso, kaya hindi nakapamumunga. Ang inilalarawan ng lahasik sa matamang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may 100, may 30, at may 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sabi po mabuting balita ay pinapayag sa atin ang talinhaga ng mga hasik at hindi ng mga binhing na inihasik sa iba't ibang uri ng mga lupa. Kaya nga po ito'y pamilyar na para sa atin sapagat ilang ulit na ito na binabanggit sa atin kapag ka may misang panglinggo o kaya naman ay sa ibang mga oras ng sa mga ibang paraan ng pagmimisa, sa mga ibang panahon ng pagliliwag ng banal na Eucharistia. Kaya nga po mga kapatid, muli pinapaalala sa atin na tayo ay dapat na maging matamang mga lupa na kung saan ang inihahasik ng ating Panginoon na kanyang salita ay dapat nakapamumuga sa atin. Sapagat pinagyayaman natin sa ating kalooban, pinagyayaman natin sa ating isipan. Kaya nga po mga kapatid, huwag tayong tulad doon sa mga inihasik sa lupa na kung saan ito ay nasa gawing patuhan o nasa gawing dawagan o kaya naman ay nasa kamindaan. Sapagat kailanman, hindi makapamuga ng mainam ang mga nahasik na mga binhig sa mga lugar nito. Kaya ipinagpapayag lamang sa atin na may mga pagkakataon, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kanyang salita, pero magkakaiba tayo ng pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po may mga taong sa una pa lamang, tinatanggap kagad ang salita, pero matapos ang ilang panahon, nawawala ng saysay ang salita na ito, hindi sapagat hindi mag-isa ang salita, kundi sapagat ang tao mismo na tumanggap ng salita, ang siya ng gani sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Kaya hindi po naman, mga kapatid, may mga pagkakataon naman na tinatanggap natin ang salita, pero mga ilang sandali lamang ang lumipas para hindi na rin tayo naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Sapagat ginugupo na tayo ng ating sariling mga sumirani, ng ating sariling mga problema at ng mga pagsubok sa buhay. Na ang dapat nating panghawakan ay ang mismong ating pananampalataya, ang salita ng ating Panginoon, ang salita na nagbibigay buhay. Ang dapat nating panghawakan ay ang Panginoon mismo, subalit sa kabila ng lahat, mas pinipili pa natin ang kawalan ng pag-asa kaysa tayo ay kumapit sa ating Panginoon. Kaya nga po nawawala ng saysay ang salita, hindi sapagat hindi mabisa, sapagat tayo mismo ang tumatalikod sa salita. Gayunin po naman mga kapatid, ang sinasabi sa atin sa mabuting balita, ang mga nahahasik na mga binhig ng salita ng Panginoon sa matamang lupa ay namumunga pagdating ng panahon sapagat sumisibol ang mga binhig, naging halaman o kaya naman ay naging puno at ito'y nakapamumunga, may 100, may 30 at may 30. Kaya nga tayo tinatawagan maging matamang lupa na tumatanggap sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po yung pagtanggap natin ito sa salita ng Panginoon, masigit natin itong may papakita sa pamagitan ng ating pagsasabuhay ng salita. Kaya mas ating mga sinasabi sa ating paraang pag-isip sa uri ng pamumuhay na ginaganap natin, matutunghayan sa atin kung tayo nga pa ay nagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga taong nagsasabuhay ng salita, ang mga taong sumusunod sa salita ng ating Panginoon ay ang mga taong makatotohanan, ang mga taong nagpapakabuti, ang mga taong umiiwas sa mga tukso,
ang mga taong nagpapakabanal sa buhay na ito, ang mga taong ang kanilang kabutihan, ang kanilang ipinapakita at ginagawa para sa kanilang kapwa. Kaya nga po, kaliwas ito sa mga taong hindi namumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Sapagat may mga tao, sa halip na babuti, masama ang lumalabas sa kanilang bibig, masamangit ang kanilang pamumuhay. Sa halip na katotohanan, kasinungalingan ang lumalabas sa kanilang mga tita. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumuhay, napakadalas, napakadali ang magsinungaling. Kaya nga po, para labang tayo ay magkaroon ng para sa atin na kukuha natin magsinungaling sa iba para nang sa gayon makuha natin ang inanais natin mula sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, simpleng kasinungalingan pero magdudulot sa atin ng kapahamakan pagdating ng panahon. Kaya nga po wala itong pinagkaiba na nung ako'y bata-bata pa, ako'y sumasakay sa bus at kadalasan meron kaming bus na sinasakyan. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, no? At sarado na naman yung kumpanya na yon, no? At ang tawag namin doon ay killer bus. Bakit? Sapagat yung bus na ito, hindi naka-aircon, siksikan pa. Kaya nga po ngayong panahon ng COVID, alam natin, hiwa-hiwalay, may social distancing. Pero nung dati, walang COVID, kaya nga po kapag nating sa bus, talaga naman kung maisisiksik lamang, sisiksikin pa, no? Kaya nga po, punong-puno na para ka nang nagsisiksik ang mga sardinas sa loob ng latang bus na ito. Pero yung konduktor, ang palagi niyang sinasabi, maluwag pa, no? Kaya lahat ng mga kanto na mayroon pong mga sasakay, humihinto ang bus na ito, nagsasakay pa. Kaya po siksik na, lalo pang sinisiksik. At nakakainis doon, yung ubang mukha mo at mukha ng kapwa-pasahero malapit ng magkapalitan sa sobrang lapit sapagkat siksik ka na, yung ubang na, pati katawan mo, hindi mo na malamang kung saan isisiksik pa sapagkat na talaga namang na, napipirawag na sa dami ng mga tao. May mga nakaupo na, may nakakalong pa, may nakatayo na, may nakasabit pa. Pero sasabihin ng konduktor, meron pa, maluwag pa. Kaya nga po misa, nakakainis yun, no? Yung po bang hirap na hirap ka na, maririnig mo sa konduktor, 5 pa ang kasya, 10 pa ang kasya, no? Kaya nga po, simpleng kasinungalingan, pero pagdating ng parol, magdudulot ng kapahamakan. Sapagat isang aksidente lamang ang katapat, maraming buhay ang po pwedeng mawala. Hindi lamang ito totoo sa mga bus, kundi kumisan ito rin ay totoo doon sa mga jeep. Yung po bang ang upo mo, upong 25 na, nahihiya ka na lang upo sa lapad sa sobrang siksikan. Pero mga kapatid, yung waluhan o sakpuan na upuan ng jeep doon sa loob ng sasakyan na ito, ano yung sasabihin ng barker? Meron pang space, meron pa, kasya pa. Kaya nga po yung sampu na dapat lamang nakaupo, ginagawang 12. Kaya nga po puno na, pero sasabihin ng tagatawag, maluwag pa, kasya pa. Kaya nga po umisan, mga kapatid, delikado rin. Bakit? Kagaya ng ating unang nabanggit, isang aksidente lang ang katapat, delikado para sa lahat ng nakasakay. Kaya nga po ito'y kita-kita natin noong araw. Bagamat ngayon, medyo nagkakaroon ng ayos sapagkat hindi po pwedeng siksikan dahil sa meron tayong COVID-19 na inaalala, meron tayong salot na iniwasan, meron tayong salot na nilalabanan. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, no? Simpleng kasinungalingan, pero pagdating ng panahon, maaaring magdulot ng kapahamakan. At hindi po na panahon ng COVID-19, simpleng kasinungalingan, pero po pwede rin magdulot sa atin ng tiyak na kapahamakan. Ngayon po bang kapag ka ikaw, dinabuan ka na ng sakit na COVID, tapos nagpa-test ka, positive ka, ay yung iba naman mga kapatid, no? Positive na, ayaw pang umamin. Positive na, nagtatago pa. Positive na, tumatakas pa sa gamutan. Bagamat mahirap talagang magpagamot sapagat mahal at uubusin kapag ka po tinabuan tayo ng salot na ito. Pero isipin namin yung injustice na ginagawa namin sa ating kapwa. Yung po ba makaligtas ka lamang doon sa gastos, makaligtas ka lamang doon sa quarantine, makaligtas ka lamang sa maraming bagay na titingin sa iyo pagdating ng panahon dahil sa sakit mo, dahil sa inabuan ka ng salot ng COVID-19.
Pero hindi mo naman aligtana yung ibang mga tao na po pwedeng mahawa ng dahil sa iyo. Kaya nga po simpleng kasinungalinga, pagtatago ng katotohanan, pero maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan at init para sa ating kapwa. Kaya nga po ang sabi sa atin, kung tayo namumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon, hindi tayo dapat namumuhay sa kasinungalingan, hindi tayo namumuhay ayon sa kasamaan, kundi namumuhay tayo sa katotohanan, sa katalungan, sa kabutihan, sa kabanalan. Nang sa gayon, ang salita ng Panginoon ay patuloy na yumabog sa atin at hindi makapamuga, may tigsasandaan, may tigaanin na po at may tigtatagdong po. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbungay ito sa ating buhay. Sa bawat panangita ng ating pinitutugon, Panginoon, palawin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, palawin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at damal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasa ng mabuting panahon at mayamang ari, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatag po ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palagay mo ang salita sa amin. Ang ating mga mahal na imao, naway mapayapa at sa kahariang inihanda para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palagay mo ang salita sa amin. Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kami makinig sa iyo. Magbunga na ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan at niyang banal. Ang manawing ginigka lahat ng iyong mga paghahain pinag-utos noong araw ay iyong pinag-ibay sa isang hanging handungan ng tanan. Tanggapin ang ginagalap ngayon ang iyong mga lingkod at paspasabuhin ko ng kabanalan na galing iyong kaloob sa mga ari ni Abel na lubha mong ikinadugod, upang makahandog ng bawat isang nagbigay para sa balin ng barat mong ngalan, ay magamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mamadaming makapaglihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandang loob, kami iyong ibinukod, upang iyong maitapok sa kanatilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay ang aking tinaligtad dahil sa aking pagkasalawaan, kumabang kapag yung magandang paraan ay mahuna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iminamahal na anak ay naging isa sa mga taong hama, upang may kapwa kami makapagligtas sa aking pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon,
Hosanna sa may taas. Pamadaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-isang usap loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihanin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa iyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang nadarap sa buong Haiti. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sari Francisco na aming Papa at Denis namin obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silimuling magbuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapagin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami kapiyatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanamagikan ang dahilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapahamakan.
kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo, inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganun din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na dulot ng matinding paghirap sa amin at pagiging walang kasiguradahan sa buhay. Malawak ang pagkalat ng infeksyon, ng mga napupuno ng mga pag-aamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Itinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy paglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Pagturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at mga politikang interes namin at madala namin ang lahat ng aming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, at ang mga lalong
ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang aming naming gawin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Manalangin tayo. Pagdaming mapagmahal, manatilig ang kapiling ng iyong sambayinan na may pinapakilala mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasunog na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan. Patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalaan kayo ng mga pagkirinang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na di pahayag, kanyang pagkalingagawa, isa po.